Itong 10 taong gulang pong bata mula Palawan, inatake ng halos 100 mga bubuyog na kung kanilang tawagin doon, turong. Mga bata, makinig lagi sa paalala ng mga nakatatanda. Gaya ng kabilin-bilina ng lola sa isa niyang apo sa Dumaran, Palawan. Huwag kayo magpunta doon sa kagubatan kasi yung mga ahas nandyan, yung mga turong nandyan, baka masagian nyo, makagatan kayo. Pero ang bata, hindi sinunod ang bili ng kanyang lola. Ang kanyang halos buong katawan, namula, namaga, at nagkasugat-sugat pa ang babala ni lola. Nagkatotoo nga. Aguantado, mantani. Manusya. Ang bata kasi, inatake ng tinatayang daan-daang parang mga bubuyog na kung tawagin, turong. Hindi na siya nagkahinga. Lupay-pay ng bata siya. Wala ng pulso. Mangilabot kung gaano kalupit ang mga insektong ito. Ang mga turong, umaabot ng halos 1 pulgada ang haba. Kulay itim ang katawan. At may guhit na dilaw sa buntot. Kulay dilaw rin ang bahagi ng mukha. Endemic o sa Pilipinas lang ang mga ito makikita. Yung mga bubuyog, mas maliliit. Pag tiningnan mo sila mabuti, bilugan yung katawan nila at mabuhok. Kumpara naman sa mga tinatawag na turong, mas mahahaba siya. Konti or wala siyang buhok. Yung kanyang abdomen is makipot doon sa gitna ng katawan niya. Ang mga taga-Dumaran mismo ang makakapagpatunay sa lupit ng kanilang sting o tusok. Masakit talaga yung kagat ng turong. Kumikirot agad yung ano niya, yung kamandag. Mga hayop naman, mayroon namang mga nakagat palabaw, kagat na mamatay din. Ang pinakahuli nga nitong biktima, ang apo ni na Lola Hilda at Lolo Diosdado, ang 10 taong gulang na si Dodong. Umaga raw nitong January 26, naglalaro si Dodong kasama ang aso nitong si Deroy. Pagkatanghali, sabi niya na hulihin ko yung manok. Sabi ng lulo, wag lang. Hindi siya naniniwala sa lulo niya. Pasado alas 2 ng hapon, nakauwi na si Dodong. Parang tahimik lang siya ba? Tarukbong siya ng ano, kumot. Habang ang kanyang asong si Deroy, panay raw dila sa mga pantal nito sa katawan. Dodoy, yung aso, ano yon? Sabi niya na, kinagat yun ng turong. Ikaw, sabi niya, kinagat din ako ng turong. Sabi, tingnan natin, inalis ko yung tarukbong niya na ano, kumot. Grabing sugat, nangingitim yung dito sa mga gilidan niya, pati yung puso niya dito sa hita niya, pati dito sa mga kamay niya, daliri niya. Ulo niya daw, parang mabigat. Sabi niya na, parang nahihingal ako, hindi ako makahinga. Ang pugad ng turong na nabulabog ni na Dodong. Kung nakikita po ninyo, yung bahay ng turong ayon sa may puno ng kahoy. May bahay yun siya malaki. Yung parabang lalagyan siya ng itlog, once na nabulabog yun siya, matapang talaga, nag-ahapang habol talaga yan. Siguro na ano ba ng aso, siyempre magiparan yung turong. Ang turong na yun na nakagat doon kay Rinil, mahigit 1,000 rin siguro no piraso. Matapos malaman ng mga kapitbahay ang sinapit ng bata, agad nilang sinunog ang pugad ng mga turong sa likod ng kanilang bahay. Tumpong naiwan doon sa pagkasunog, sila rin ang nagprosige na sunugin ang bahay ng turong kasi nga huwag na mapuntahan ng kung sino pang tao sa napakadelikado talaga. Ang aso nakaligtas pero si Dodong hindi pinalad. Lupay-pay ng bata, sir. Wala ng pulso. Tigado lang kita doon, inaantos ang atong gabi ka doon, basta kumplito lang kita doon. Mas malakas talaga yung sting niya, mas marami kasi siyang content na venom compared sa mga bees. Actually, nagko-cause po ng anaphylaxis. Allergic reaction po yun ng katawan kung saan 2 or more organs are affected po ng hornet sting. Bumababa po yung blood pressure natin. Ganun din po yung namamaga po yung daluyan ng hangin kung saan nahihirapan po huminga yung tao. Ang masakit nito, ang domestic helper na ina ni Dodong na si Jeline, nagtatrabaho sa Qatar nung nangyari ang trahedya. Masaya po ako kasi tumawag siya. Kala ko po may magandang balita. Pagbukas ko ng messenger ko, may picture po na sinend sa akin ng kuya ko. Picture ng anak ko po. Iba na po talagang mukha niya. Umiyak na lang daw po ako at sobrang sakit po. Pakiramdam ko po na wala na ng kalahating katawan ko po. Paano na ako? Hindi ko alam kung paano ang makapagsimula. Kaya si Jeline agad na pauwi ng Pilipinas. Ang huling pinag-usapan po namin bago ako umalis, sabi niya, Mama,
Kung pwede, huwag ka na umalis. Kailangan ko maghanap ng pera para makapag-aral ka ng maayos. Maibigay ko lahat ng mga gusto mo. Tapos ang sagot niya po is, hindi naman po mahalaga sa akin ang pera, Mama. Ikaw po mas mahalaga. Nagigilty po ako. Ngayon ko na-realize na hindi talaga mahalaga ang pera sa tao. Kasi hindi talaga madudugtungan ng pera ang buhay ng tao. Pakiramdam ko na wala po mga pangarap ko. Kapag meron kang nakitang hive or nest, iwas ka lang doon. Huwag mo silang lalapitan, huwag mo silang gagalawin. Kapag nakakita ka naman ng na lumalapit sa'yo, gumalaw ka lang ng normal. Kasi once na natakot ka, ang iisipin ay threat ka sa kanila, i-sting ka nila. Kasi kailangan nilang protektahan yung kanilang sarili at yung kanilang hive. Inadvisean po namin yung mga tao na kung papasok man sila sa mga masukal or gubat, mag-ingat sila at magtingin sa palibot. Ang gusto nilang tirahan po yung mga damo ng mga kugon sa mga buho po ng mga puno. Nito lang Biyernes, si Dodong inihatid na sa huling hantungan. Mahal ko siya. Gagawin ko lahat kahit sobrang hirap na po. Kung pwede lang, naidugtong ko ang buhay ko. Sa buhay niya, sa buhay ng magulang ko, gagawin ko. Para hindi ko ramdam ang sakit. Ang mga turong nananahan sa iba't ibang mga kagubatan sa Pilipinas. Kaya mabuting payo na ang umiwas dahil napakadelikado silang mabulabog. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.